Hey guys, what's up? It's me, Sa Francisco. Okay, so hindi ko ina-expect na medyo darating na maaga ang aking in-order. Okay, itong in-order ko, ito yung product review na gagawin ko for you guys. Okay, so super happy naman ako na walang delay na naganap kasi alam naman natin dito tayo sa Pampanga. Eh, medyo minsan talaga namang medyo nadidelay tayo, mabagal ang service. Kaya ngayon naman, hindi na ako magre-reklamo. Super thankful ako na dumating agad yung product. Pero syempre, hindi tayo babag. Huli, diba? Alam niyo naman, Sa Francisco, hindi porket taga Pampanga, eh magpapahuli ito. Sa Francisco, updated. Laging ready. Kilala niyo ako? Let's admit! I know, excited na kayo malaman yung thoughts ko dito sa pinakabagong product na nilabas ng isang napakabonggang brand. Naku, start na tayo. Ito na naman ako. Ang dami ka naman chinichika sa inyo. Ewan ko, medyo pagdating sa introduction, medyo lumalabas yung personality ko. Kailangan ko lang talaga. Ewan ko, ang positive lang kasi talaga. Alam niyo yun. So, ito na talaga. Okay, so yung review natin today is from the brand EB Advance. Ito yung Power Bank. So yeah, if you're interested in this video, just keep on watching. So let's start. Bago tayo mag-start sa product details at saka sa review nitong Power Paint na product from EB Advance, kwento ko lang sa inyo kung paano ko siya nalaman. Okay, so medyo confusing nga siya eh. Kasi nakikita ko yung photo teaser nila siguro last week. And then sabi nila i-release nila yung product ng 15. Tapos bigla, ba't naging 14? Explain niyo sa akin yun. Hindi, diba? Alam ko talaga kasi 15 yun, tapos nirelease nila bigla 14, na gano'n nangyari? Anong ganap? Naku, curious ako. Chismax. As a chismosa. Diba? I mean, anong nangyari? Buti naging 14, naging excited ba sila? Like yung brand or whatsoever? Grabe, diba? Ako kung napansin niyo ba yun? Updated ba kayo dun? Kasi parang bigla 14, tapos 15. Confusing. Anyway, wala naman silang sinabi na reason kung bakit hindi na sila nag-release ng 15, ni-release na lang nila nung 14. Okay, so pero nakaka-curious lang kasi talaga. To be honest, nakita ko yung photo teaser nila, I was like, my gosh, EB Advance! Diba? Ang ganda. Okay, so start na tayo sa packaging. Ganito yung itsura ng packaging niya. To be honest, nagagandahan ako sa kanyang packaging. And personally, I do like the product na merong box. Okay, ayoko yung mga product na talaga naka-plastic lang. Ganun, hindi ko na-appreciate yun. Lalo na minsan, pag mahal yung binibili natin na product, tapos walang box. Bakit? Diba? Kailangan may box yan. Kahit itatapon lang namin, kailangan may box. Ewan ko, diba? Sayang din, gumastos na din. Bakit di pa bonggahin, diba? So ganito, na-appreciate yung mga ganitong ganap. And kakaiba to sa lahat ng packaging ng EB Advance, in my opinion, kasi the slide yung kanyang box. Okay, tapos makikita mo dito yung product. Okay, so tinanggal ko lang yung product. Okay, so dito is makikita nyo yung product. Okay, so for this collection, I got 2 shades, Sangria at saka yung chiffon. And kilala niyo naman ako when I do product reviews na hindi sinasend sa akin sa PR, binibili ko yung mga shades and nire-review ko yung mga shades na alam kong gagamitin ko lang. So, yung dalawang shades na yun, yun yung mga gagamitin ko. Now, for the box, makikita niyo dito is yung shade niya, Sangria. Tapos meron siyang 11 grams. This one is made in China, guys. And hindi ko makita dito kung paraben-free siya or cruelty-free yung product. Okay, so punta na tayo sa actual package. Okay, so ganito yung insura ng packaging, guys. Okay, so nandito yung pangalan ng shade, tapos nandito yung name ng product, and then dito nyo na makikita na yung product is vegan, paraben-free, and cruelty-free itong product na to. Okay, so isang piraso, guys, is 199 pesos. Tapos if you're going to get the whole collection, it is, I think, 790 plus pesos. Or basta less than 800, tapos may kasama na EB Advance clear na pouch. Una muna tayo sa blush natin. Okay, so dito sa side na to gagamit tayo ng brush, dito sa side na to gagamit tayo ng kamay. Thank you.
Using a brush. Okay, nung gumamit kasi ako ng kamay, maybe because the consistency is a little thick, feeling ko, then ako nagkaroon ng struggle in like blending dito sa aking left cheek. Gets? Okay, so nabiblend naman siya, kaya lang mas mabagal siyang i-blend. Yung kasing dito sa brush, eh talagang niswirl ko lang siyang ganun, tapos pak, 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 achieve na, maganda na yung kinalabasan niya. Okay, so nung in-apply ko siya sa cheeks ko, hindi pa ako nag-set. So basically, makikita niyo yung base ko, eh, dewy talaga siya. Like, gets? Oily, ganyan. Okay, tapos yung naglagay na ako ng product na yun, napansin ko lang ha, in person ha, while I was like blending it sa cheeks, parang hindi siya naging dewy. Gets? Para ako nag-apply ng powder blush. Ganon. Pero hindi siya super duper matte. Okay, hindi siya dewy, pero hindi siya super duper matte. Ganun yung nakita kong finish nitong product nito dito sa aking cheeks. Personally, gusto ko na yung ganitong klaseng finish. Kung kilala niyo ako, eh talagang gumagamit ako ng base na very dewy, ganyan, hydrated. Hindi ako mahilig talaga sa matte na foundation. Kaya yung mga ganitong klaseng product pagdating na sa base, medyo na-appreciate ko talaga sila. Ayoko na talaga yung parang talagang hinahug yung face mo. Like dry and parang hindi niyo siya magalaw. Na-appreciate ko yung lasa nitong product na to, yung amoy niya. Ang sarap, parang cupcake. Sobrang na-appreciate ko yun. Ang sarap niya. Hindi ko alam bakit. Tapos, sa first coat or sa first application na pansin ko, eh, yung finish niya is soft blur. Alam niyo yung parang sa K-pop. And nakikita niyo sa mga parang Korean beauty na ad. Alam niyo yung parang pag gumagawa sila ng radiant lips, hindi siya parang full-on pigment. Gets na tipong pag nag-apply kayo is puno na yung lips nyo. It's not full. Alam niyo yun, parang siyang pa-ombre effect. Parang dito nawalan siya ng color tapos banda sa gitna, nandun yung pigment niya. Ganun siya kaganda.
honestly, gusto ko siya. Sa first coat, mas na-appreciate ko siya personally. For the second coat, napansin ko is, mas naging full na yung lips, of course. And then yung pigment niya, buong-buo na, guys. And in my opinion, mas natakpan na yung lips. Kaya lang, ang napansin ko dito sa aking lips, eh, pag nag-dry down siya dito, like, meron siyang parang line dito. Pag nag-dry na, katulad niyan, medyo, dahil nagsasalita ko ng sobrang dami, sobrang tagal. So, parang nakikita ko is, meron na siyang ano dito, parang line. Pero to be honest, hindi ako nagbabother doon. I mean, okay lang siya. Hindi naman... Tsaka tingnan nyo, guys. Hindi na siya nawawala. Oo, wala. Kahit po nasa inyo, nandiyan siya. That's really nice! Oh my God! Ngayon ko lang napansin. Wala talaga. Wow, I love it. Naman tayo dito sa eyes natin. Okay, so yung product na yun, nagandahan ako. In my opinion, hindi siya oily. I mean, knowing na oily na yung lids ko. Kaya nagko-conceal ako dun eh. Tapos nagsiset na lang ako ng powder and things like that para hindi siya mag-oil up. Pero dito kasi yung ginawa ko is nag-concealer lang ako tapos pinadry ko lang siya. Pero hindi pa ako nag-powder. Hindi ako nag-add ng powder doon. And then nag-add na ako nito agad ng product. So ayun yung itsura niya. In my opinion, hindi siya oily. Ang ganda niya, guys. And mabilis lang siyang i-blend talaga. Like yun yung nagustuhan ko dito sa aking eyes. Ito na talaga. Kaya nagkakagalo talaga ang sambayanan dito sa product na ito. Let's admit, hawik siya ng glossy eh. I'm sorry, pero let's admit, kahawik siya ng glossy eh. Pero honestly, hindi naman ako nababother doon kasi yung nagagawa niya sa aking face, yun yung nagugustuhan ko dito sa product na ito. Hindi ako more on dun sa, okay, kahawik niya to. Gets, ginaya niya to whatsoever. Hindi yun yung focus ko. Mas focus ko yung fact na beauty yung nabibigay niya sa akin. Gets? Kasi yun yung gustong ipahiwatig ng EB Advance. Pero EB Advance, please, in my opinion lang naman, and ano ko lang naman, message ko lang naman ito. Sana medyo iniba nyo naman ng konti. Yun lang naman. Tingnan naman sa shade, guys, wala na ako nasabi. Feeling ko lahat tayo deserve itong shade na to kasi very deep, very rich. Alam nyo, nagsisinga ako, dapat kinuha ko yung shade din na amber eh. Kasi parang nandun yung sa peachy-peachy eh. Ang dami ko na kasing color na yun. Hindi ko rin alam ba't hindi ko yung kinuha. Next time, next time. That's it. Thank you guys for watching. I hope you did enjoy this makeup video. If you have any questions, just leave a comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video to your friends. See you again next time. Bye!